Sumagot ang pananaw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng charter change. Kung dati, Marinha itong tinututulan, ngayon, bukas na siya. Basta hanggang ekonomiya lang at hindi raw pag-uusapan ang pagpapahaba ng termino. Nasa frontline ng balita niyan, si John Aroa. Kung usapang ekonomiya, hindi naman tinutulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang charter change o ang pag-amyenda sa saligang batas. Pero kung hahaluan ito ng politika, abay, ibang usapan na raw yan. Lalo na kung makikinabang ang mga nasa kasalukuyang posisyon at maging ang susunod na administrasyon. Ayaw pag-usba ang konstitusyon para mapabor kanimo nga muling ko ra niya o nga ita pag-usa ka termino. Komportable na ta sa unum katuig one term. Let us stick to that. Sinabi yan ni Duterte sa prayer rally kagabi sa Cebu City, kasabay ng anibersaryo ng EDSA People Revolution. Sa talumpati ng dating Pangulo, pumreno siya ng balat kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi gaya nung nasa Davao siya na talaga namang kinundina ni Duterte ang tsa-tsa at sinabi pang kapag ipinilit ito ay baka maulit ang nangyaring pagpapalayas noon sa Malacanang sa mga Marcos. Wala pa yung problema kang presidente karon. Wala pa namang pod. Ako mo suportar changes in the constitution, economic provisions, whatever. Wala pa naman akong nakitang talaga ngayong big error, big mistake. Wala pa. Wala naman akong nakitang maybe yung sa baba. Pero sa kanya, wala akong nabalitaan. So I continue to support him. Kung ang dating Pangulo naghinay-hinay sa mga banat, si Davao City Mayor Baste Duterte naman, maanghang pa rin ang mga binitiwang salita laban sa Administrasyong Marcos. Pumaparaan lang anya ang mga politiko para magtagal sila sa pwesto sa pamamagitan ng charter change. Tahasan din niyang pinatutsadahan si House Speaker Martin Romualdez na itinuturong nasa likod ng People's Initiative o pagpapapirma para sa tsa-tsa, bagay na ilang beses namang itinanggi ng Speaker. Isog lang ka kay speaker kagaroon, speaker lang ka kay tungod ang igagaw rin mo presidente mauna. Pati ang mismong Pangulo hindi rin pinatawad ni Mayor Baste. Tinawag pa niyang scammer si PBBM dahil sa mga pangakong napako. Kabalo mo, unsay pinagdakong pinakakatauanan aning tanan. Ibakak din mo ng tagpahinti nga bukas. Diha kasayop. Diha kasayop. Scam! Tawag, anak! Wala pang pahayag ang palasyo tungkol dyan. Pero sa presko naman ng mga kaalyado ni Speaker Romualdez, giniit nilang noon pa man ay wala naman talaga silang planong mamuliti ka sa tsa-tsa. Economic provisions lang daw talaga ang habol nila. That's exactly what we've been saying from the beginning. That we are pushing for charter change just to push for these economic amendments. Wala namang pahayag pa si Romualdez sa mga sinabi ng mag-amang Duterte sa Cebu. Pero kasabay ng prayer rally, dumalo naman ang speaker sa bagong Pilipinas caravan sa Sultan Kudarat kahapon. Namigay siya noon ng mga bigas, sabay pa sa rin sa kanyang mga kritiko. Hindi tayo titigil kahit anumang pambabatikos at paninira ang ibato sa atin. Ipinangako ko po itong bagong Pilipinas Servicio Fair ay mananatiling nakatutok at paglalapit ng serbisyo at ayuda sa bawat Pilipino. Nagbabalita mula sa frontline, John Aroa, News 5. Wala pang direktang sagot si Pangulong Bongbong Marcos sa patutsada ni Davao City Mayor Baste Duterte. Pero nanindigan ng Pangulo na hindi lang Pilipinas ang namomorblema sa mahal na presyo ng bigas. Girit niya yan sa kanyang bagong vlog kasunod ng sinabi ni Mayor Baste na scam ang 20 pesos kada kilong bigas na pangako ni Pangulong Marcos noong kampanya. Aminado si PBBM na problema nga ang mahal na bigas pero paliwanag niya, nararanasan din niya ng mga kapitbahay nating bansa tulad ng Vietnam at Thailand. Dagdag pa ng Pangulo, nakakaapekto rin sa presyo ng bigas ang mahal na gasolina.
Ginagawa na raw ng administrasyon ang lahat para magkaroon tayo ng sapat na supply ng lokal na bigas. Yan ay para hindi na natin kakailanganing mag-angkat. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.